Hey guys, do you hear a triple koi center ngayong araw? Diba na natin ang request ni Gino Gumiton. Paano daw ako mag-culture ng mga live foods para sa mga lagat ng official foods? So ngayong araw, i-share ko sa kung paano mag-alaga ng gap niya. Ang gap niya na gagamitin natin ng culture is yung gap niya magna. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. Una sa lahat guys, kailangan nyo na Daphnia Magna Starter Cold Short. Ito siya guys, ang Daphnia Magna Starter Cold Short. Pwede kayong maghanap nito sa mga ibang fish keepers. Siguro na spread out na ito dito sa Pinas. Marami ng mga fish keeper na mayroon ganito. Ang Daphnia Magna ay malalaki siya compared to other species, especially yung nasa atin, yung maliliit, mo-oy na. Itong Daphnia Magna madaling i-culture, so ito ang recommended guys, Daphnia Magna culture. Meron din itong available sa eBay Philippines, hanapin nyo lang kung wala kayong mahanap sa malapit na fish keeper sa inyong lugar. Pwede din kayong mag-pain sa akin. Aerator, kailangan din yun ng aerator guys para mag-stir ng water ganito. Mag-stir siya ng water para yung pagkain ay masuspend, mamix sa water sa tank culture nyo. So kailangan yun ng aerator para mag-suspend na mga pagkain ng Daphnia. Tulad ng itong yeast, mag-stir siya at mahalong mabuti sa tubig at makain ng mga Daphnia yung maigi. Ang isa pa, ang aerator ay mag-serve as filtration system para manatili niya quality ng tubig, hindi siya mabaho. Kasi minsan mamatay sila pag mababaho ang tubig. Siyempre guys, kailangan nyo ng culture tank talagyan. So pwede din itong mega box, mabili nyo sa hardware. Mura lang ito, yung 300 pesos yata itong size na ito. Kung ito, mainam na itong na magagawing tank culture, ito mega box. Pwede din itong jar guys, itong garapon, yung lalagyan ng mayonis, yung malalaki. Pwede ka din ito yung gagamitin para culture nyo. Kung meron kayong ganito, pwede kayo din mag-culture. Kung gusto nyo yung malalaking lalagyan guys, pwede din itong trapal pan. Gusto nyo yung meron kayong malalaki na culture ng Daphnia, pwede din kayo mag-culture dito sa malalaki na trapal pan. Mag-build lang kayo ng ganito, pang setup na trapal pan. Pwede dito mag-culture kayo kung gusto nyo maramihan na culture. Of course, pwede din itong aquarium guys, pwede kayong mag-culture sa aquarium kung gusto nyo. At meron lahat na pwede malalagyan, yung mineral, lalagyan ng mineral water, balde, ano pa dyan na pwede nyo malalagyan. Ngayon, balde, planggana, pwede yon kahit malalagyan ng water, pwede nyo mag-culture yan. Gawaya kayo ng maraming culture tank para meron kayong reserve just in case magka-crash siya. So kaya kailangan dami ang culture nyo. So ano ang ipapakain natin? Una ito guys, green water. Mainam itong green water na ipakain sa kanila. Madalas madali silang dadami. So ito, green water. Put ko sa link below kung paano gagawa ng green water. Okay. Next guys is dry yeast. Mainam din ipakain sa mga Daphnia Magna culture guys ang dry yeast. Ito maglagkay lang kayo ng konti sa tubig. Konti lang guys, wag masyadong
konti lang, huwag masyadong ano espeso kasi babaho ang water pag hindi ma-consume agad ng Daphnia Magna ninyo. So ganito lang, konti lang, stir nyo lang hanggang matunaw. Yan, stir nyo lang. Ano lang guys, ha, yung hindi lang, hindi ma, ano, hindi espeso, hindi siya thick, ganito lang. Para katamtaman lang. So sa pagpakain niyo nito guys, ano lang, ayang magpakain ulit kayo pag mag-clear ng Daphnia culture tank niyo. Paglagay niyan dito, ganun na, observe lang kayo kung mag-clear na, saka na kayo mag feed again. So ganito lang guys, huwag masyadong damihan guys. Yan. So ipo-pour niyo na lang 'yan doon sa mga culture tank niyo. So next itong egg yolk, hard-boiled egg yolk guys. Pwede din ipakain. Ilagay niyo lang ang egg yolk kasi dito sa ano screen. Itong yung maliliit na butas na screen, ilagay niyo lang para ma di para maging powder form siya, maging pinong-pino, imimix nyo sa ano. Yan, yan. Lagay sa loob. Para din kayong nagpakain ng ano, fry, koi fry, o yung ano, mga iba pang fry. Huwag din yung damihan, guys. Kunti lang din ang ano. Pwede ganitohin yung guys. Yan, o. Ganito din, o. Parang para ma ano siya magtitino ano ganyan, oh. Saka nyo ipo-pour, parang mag-mix din kayo tulad ng yeast. Yan, ganito ang gagawin nyo para ibigay nyo sa ano. Yan, huwag nyo ano guys, damihan, ipupour nyo lang every culture nyo, lagyan katamtaman lang guys, huwag mag-feeding para hindi mabaho ang water. Ganyan lang guys. Okay, so ayan na, yes, naka eggs, hard-boiled egg yolk ang ano. Pwede nyo yung pakain. Ganito ang pagpakain nyo dyan. Guys, so ito, ipupour nyo lang ang mixture sa mga culture tank nyo. Ganito. Ganito lang kadami yung tigat. Ano, ito, tingnan nyo. Yan. Hindi siya masyado madami. Medyo clear siya, hindi tulad ng kita niya ng ibang video na ang puputi talaga ang tank culture. Hindi ganun guys, kasi mababaho ang water, suffocate sila, ganito lang talaga. Tingnan nyo yan, ganito ang pang pour kayo ng kunti every culture tank. Spread, bigyan mo lahat yung mga ano, culture tank niyo ng konti, mixture lang. Okay, so ngayon guys, ito naman ang paglilinis. Kukunan lang natin ng half, kasama na yung duct niya, yung half na inilagay natin dito, yung half pakain lang natin sa mga isda, ilagay natin sa mga isda nito. Magtira tayo ng half. Yan, every 2 weeks guys dito ang paglilinis. Nan ganyan, tira tayo ng half at lagyan yan ng bagong half. Kunan natin ng half niyan. Saka ipakain natin yung dito na na-collect natin na half, ilagay natin sa ano, mga isda natin kasama na yung
may halo na yan ano yung Daphnia. Yan. Pwede din kukuha tayo ng bagong culture. Mag-start up din tayo ng bagong culture. Malinis. Talagang bagong ano setup na culture. Aside from dito na ano hub. Pwede din mag-set up din tayo ng new culture. Yan. Kanya lang ang paglinis, guys. Kuna lang natin ang hub. At palitan ng bagong motor na hub. At saka mag-ano din tayo ng new culture. Bagong-bago talaga siya. So, ganyan ang paglinis niya, guys. Kuna lang ng hub. At dagdagan ng hub ng bagong motor. Make sure, guys, yung water nyo hindi tap water up kasi chlorinated yan. Kung wala kayong deep well water, pwede yung old aquarium water or sa old pan nyo. Make sure na hindi nalagyan ng chemicals at gamot ng isda yung aquarium at pan. Ilagay niya dito kasi sensitive sila, mamamatay sila. Yeah. So ganyan ang paglilinis, guys. Shout out pala, guys, kay Bro Kimjan Rosales. At kung sino pang gustong magpa-shout out on my next video, comment down below, guys. At saka kung meron kayong request na gagawin kong video, comment lang down below, guys. Thanks for watching, guys. Comment lang down below, guys, kung meron pa kayong katanungan sa paano mag culture ng Daphnia Magna. Atong ano pang yung mga tanong, comment down below, guys. Huwag kayong kalimutan mag-support ng channel ko. Please like, share sa mga lahat ng fish keepers friends, at don't forget to subscribe sa mga bago pa na napanood ng video ko. Mag-subscribe kayo, guys, at saka comment kayo at like. 100,000 likes. Support nyo channel to, guys, para tanggal na yung watermark ng film ba, kasi kabili na ako ng license at makapag-gawa pa ako ng mas marami pang videos para may share ko sa inyo. Salamat, guys. Stay safe, everyone. God bless. Ay, basahin niyo pala, guys, yung blog ko sa jubelquizcenter.com about Daphnia. Gusto ka niyo makapag-learn kung ano ang gagawin na proper culture ng Daphnia Magna. Check niyo sa link in the description below. Okay, bye for now, guys.